Ano na LTO, limang tao na ang motor ko, pero wala pa rin ang plaka. Ano ba ang balak ninyo? Binuburo nyo at ang mga plaka dyan sa LTO. Bakit di nyo pa i-issue ang mga plaka na yan? Hello! What's up? What's up mga kaminor? Yes, it's your boy Moro Views here. Nagbabalik sa ilalim ng init. So galing kami ng bayan ng San Miguel. Yes. Bumili ng equipments para sa mga bata. So dito na ako dadaan sa bypass. May bagong daan kasi dito, bypass. Lulusot ka agad ng batasan, tapos sa amin na. Yan, Candaba. So habang wala tayo doon, pag-uusapan natin ulit yung LTO, you know? Yung private motor vehicle inspection center or system, yan, PMVIC or S, na inanunsyo ng Malacanang na hindi na mandatory. Yeah. Pero parang gusto ata ng DOTR at ng LTO na it should be mandatory, pero bababaan na lang yung bayad, yung fee. Well, kung sa usapin ng safety, syempre, of course, wala akong tutol doon. Di ako tututol doon kung about naman talaga sa safety yung gagawin nila. Kaya mag-iigpit sila ng inspection sa pagpaparehistro ng mga motorsiklo. Pero kung may halong kalokohan naman na, halong business na yung gagawin nila, hindi na tama, di ba? Parang pinofront mo lang na yung gusto mong maging safety yung yung mga riders o yung mga magmamaneho ng sasakyan, di ba? Parang pinofront mo lang yun para kumita, di ba? Kung ganun lang din naman, huwag nyo nang gawin yan. Huwag nyo nang kaya maraming tumututol eh, di ba? Kasi nga naman, doon sa halagang 600 pesos na minumungkahing banking fee dun sa inspection, malaking bagay na sa mga kamukha ko, ordinaryong mga mamamayan lang ng bansang Pilipinas, ay napakahalaga na yon. Minsan hindi naman tayo pare-pareho sa sinasahod eh. Minsan nga mayroong mga below minimum pa, paano na lang yun, di ba? Eh yung inaano talaga kung ano-ano lumilitaw eh. Tapos meron pang last week, meron pang hindi ko alam, congressman yata yun, na gustong magpasa ng Republic Act na ng at least magparehistro ng isang helmet. Oh my god. Pati ba naman helmet? Bawal na rin daw muna yung angkas. Ano ba naman 'yan? Bakit po para yatang puro motorsiklo na lang ang tinitira? Dahil ba maraming na motorsiklo? No, siyempre. Lalo na sa panahon ngayon, siyempre mapipilitan ka talaga magparehistro kasi mahigpit eh, kaka-checkpoint na nuli yan para iwas aberya. So gagastos ka talaga ng halagang P1,000 or 2,000 plus pa sa pagpaparehistro ng yung sasakyan ng motorsiklo, which is yung 2,000 na yun or magkano man yan. Malaking bagay na talaga, lalo na sa panahon ngayon kasi nga pandemya pa. Yan, pahirap ang maghanap ng work talaga, diskarte lang. Tulad ko nga ngayon, wala pa rin, di ba? Dito, itong dinadaan ng mga Blanco Minoran, ito yung bypass, bagong daan yan.
lulusot tayo nito sa batasan yan. Tapos salapungan ka sa amin, kanda ba na yun yan. Uy, shoutout nga pala kay ano, kay kapatid na Richard Pineda, all the way from Canada, nanonood siya dyan. Ingat-ingat dyan kapatid. Ibalat mo nang maigi yung mga paa mo dahil alam ko may arthritis ka eh, no? Kaya huwag kang magkakakain ng buto-buto dyan. Tapos shoutout din kay Christian Solomon, yeah. Parang Bolts, all the way naman from KSA, Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, galing din tayo dyan mga minor. At shoutout sa mga kay mga subscribers, yan. Sa mga sumusuporta sa akin at susuporta pa, yan. So, kahit konti pa lang yung subscriber natin, eh, nagpapasalamat tayo at marami nakakapanood naman sa atin. Yan. So, yun. Gusto nga ng DOTR at LTO na ibaba na lang ang fee, pero mandatory pa rin. So, yun. Just like I said, kung pinofront mo lang ang di umanong safetyness para sa mga riders o magpaparehistro. Kung pinofront mo lang yan para takpan ang iyong tunay na adikain na kumita, wag na lang. Please lang po. Maawa naman kayo sa ating mga maawa naman kayo sa mga katulad kong ordinaryong Pilipino na gustong kumayod lang, di ba? Grabe tong daan na to. O, tapos kung ano, hindi ko alam kung anong nangyayari, bakit kung ano-anong batas ang gusto nila. Diba sa tulad nga nung gusto, dapat daw nakarehistro yung ano, helmet. Kung naman kung matatandaan nyo dati, yung sa ICC. Ayan. Ang daming nagkumahog na kumuha sa DTI ng ICC noon. Diyos ko, kasi nga, kailangan. Tapos, kung natatandaan nyo rin, hindi ko alam kung anong taon yun, yung iminungkahi nila na maglagay ng sticker na plate number sa helmet. Well, doon, pwede ako. Pwede naman ako siguro doon. Yung kung decals lang na plate number sa ano, pwede. Pero yung the fuck na ipaparehistro mo pa yung helmet mo. Oh my God. Ano yun? Kailangan mong parehistro ng at least isa na helmet. Eh, yung ibang kababayan nga natin, walang pambili ng helmet. Diba? Ewan ko, kung nanonood kayo ng balita o okay, kung nakasunod kayo sa Facebook, kung ano-ano lumalabas. Minsan, matatawa ka na lang doon sa mga gustong gawin na gustong i-implement eh, diba? So, yun, ako bilang isang ordinaryong mamayan ng Pilipino, lahat ng mga sinabi ko ngayon is sa akin lang, opinion ko lang, insight ko lang. Hindi ako eksperto tungkol sa mga batas-batas na yan, pero bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas, yun yung aking opinion na kung pinopront mo lang naman talaga yung kunwaring sa safetyness ng mamamayan ng Pilipinas para gawin mo yung talagang binabalak mo, huwag na lang po, please lang. Mahalaga yung 600 pesos, 300 pesos na, o kung magkano man yung gusto nyong i-fee, mahalagang mahalaga yan sa mga kapwa ko riders. Okay, saka sana support natin si Colonel Busita, yan. Support natin yan, load yan si Colonel. Diba? O ano, director ng LTO, pwede yan. Okay? So yun lang mga minor. That's it for today. I'll wrap it up. This is a simple parang ranting video. Okay, take care always. Chatot nga pala dito sa gagawa ng aming kalsada, no? Sa wakas. See you on the next vlog.